Magandang-magandang araw po sa inyong lahat. Naku, magandang pag-uusapan natin. Parang ano to, sangkatutak ang hugot nito ng ating monologue for the day. Ang ating monologue for the day ay, ang title po nito ay, pahalagahan mo ang sarili mo para pahalagahan ka rin nila. Yun. Sa mga nasasaktan po ngayon, importanteng-importante ang tingin mo sa sarili mo. Naniniwala ako, kung paano mo ituring ang sarili mo, yun din ang turing nila sa iyo. Parang ito yung nagdidikta kung paano ka dapat nila itinatrato at yung turing para sa iyo. Kung naniniwala ka, kung ikaw mismo naniniwala ka na isa kang importanteng tao, marami kang pwedeng gawin. Marami kang pwedeng itulong. Ganun din ang laman ng mga sinasabi mo na pwede mong gawin. Kasi ang treat mo sa sarili mo parang VIP, parang importante kang tao. Alam niyo guys, dito nila kayo pakikinggan at malalaman nila ang worth mo dahil sa mga sinasabi mo na kakayahan mo, na automatic na. Kasi ang tingin mo sa sarili mo ay importante. Eh, ganun naman talaga sa buhay, di ba? Ikaw muna ang magbibigay ng importansya sa sarili mo bago nila ibigay sa iyo ang importansya na kailangan mo o kaya yung deserve mo, ika nga. Oh, teka, ano tayo? Hugot tayo ulit. Kahit sa mga nasasaktan sa mga relasyon ngayon, na kinalalagyan ninyo ngayon, kapag kayo mismo ang hindi nagpapahalaga sa inyong mga sarili, wala ding pagpapahalaga kayong matatanggap para sa inyong mga sarili na manggagaling sa ibang tao. Ang mahirap kasi dito, yung ibang tao, sa kinalalagyan nila na hindi nirerespeto o pinapahalaga ng kanilang karelasyon, yung iba dito, taon na ang binilang. Ganyan ang kanilang sitwasyon. Na pati siya, parang yung tinitreat na hindi dapat, siya mismo ay nasanay na ang tingin nila sa kanya. Kaya ganyan ang araw-araw niya. Kasi nasanay na sila na ganyan ang treatment nila sa iyo. Na kung tutuusin, ikaw mismo ay inalis mo yung importansya sa sarili mo. Una, ang dapat mong isipin at saka dapat ang maging desisyon mo, dapat may magbago. Oo, kailangan ng pagbabago. Kasi alam ko na kahit ikaw ay hirap na sa sitwasyon mo. Una, sasabihin ko to at napaka-importante nito. Una, mahal ka ng Diyos. Mahalaga ka sa Kanya. Siyempre, ano ka niya eh? Nilikha ka niya eh. So kung ginawa ka ng Diyos, aba, importante ka, mahalaga ka. Okay, di ba? Eh, kung Diyos naman talaga ang nagplano, lahat ng bahagi ng plano sa Kanya ay mahalaga. Yun. Pero kung ikaw mismo nagtatanggal ng importansya sa sarili mo, naku, I agree. Kawawa ka nga. Ang mahirap kasi dito, ito ang lingwahe na sinasabi mo sa mundo. Ito ang sinasabi mo sa mundo o kaya dun sa karelasyon mo. Kung paano ka dapat ituring. Iyon ang problema. Minsan, ang tawag dito guys ay self-respect. Iyon. Bago ka pa irespeto ng iba, irespeto mo muna ang sarili. Rumispeto ka muna sa sarili mo. Ikaw mismo ang gumawa ng paraan o way para sabihin mo sa mundo na, Hoy, anak ako ng Diyos. Mahalaga ako sa Kanya. At ang turing ko sa sarili ko ay mahalaga. Yun. Kaya pahalagahan niyo ako, bigyan niyo ako ng importansya at higit sa lahat, irespeto niyo ako. Iwan ko sa iyo itong verse na to. 1 John 4:16. And so we know, and rely on the love of God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. Maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching, and God bless you. Thanks for watching. Kung nagustuhan mo ang mga videos na napapanood mo, please subscribe to my YouTube channel, Dennis Antenor Jr., and don't forget to ring the bell para ma-notify ka kapag may bagong video na nakapost. Thank you, and God bless you.